Naglabas na ng price monitoring ang Department of Trade and Industry para sa mga Noche Buena products. Maritong gamitin ng mga mamimili para tignan kung tama ang presyo ng bibilhing mga produkto. Samantala, maliban sa Noche Buena items, binabantayan din ngayon ng DTI ang mga ibinebentang Christmas lights. Si Luisa Erispe sa Seto ng Balita Live. Angelique, pangatlong linggo pa lang ng Setyembre ay sumipa na ang presyo ng ilang Noche Buena items sa merkado. Fruit cocktail, cream, Christmas ham, mayonnaise at iba pa. Ilan lang yan sa mga nagtaas ang presyo na Noche Buena items pagpasok pa lang ng Setyembre. Sa laging handa public briefing, sinabi ng Department of Trade and Industry na 20 manufacturers ang nag-abisong magtataas ng presyo. At dahil nga 2 taon nang hindi sila nagtaas ng presyo dahil sa COVID-19 pandemic, pinakausapan na lang ng DTI ang mga manufacturers na huwag lumampas sa 10% ang kanilang taas presyo. Kung pwede nga sana, minimal lang yung increases kasi we have seen na medyo may mga produkto na medyo malalaki yung tinaas. Kung 5 to 7 pesos siguro na pag-akyat ng presyo, okay lang. But pagka medyo malaki na, baka mahirapan na ang consumers bumili nito. Naglabas na rin ang price monitoring ang DTI para sa Noche Buena items para malaman ang totoong presyo ng mga bibilhing handa para sa Pasko. Hindi lang naman Noche Buena items ang minomonitor ngayon ng DTI, pati na rin ang Christmas lights na ibinebenta sa merkado. Kung pasok ba ito sa technical regulation ng ahensya? Payo nila sa mga bibili ng Christmas lights na hanapin ang ICC stickers na tanda na pasok ito sa standard ng DTI at ligtas na bilhin at gamitin. Yung presyo niyan dati, well, in the previous year, siguro mga 300-400 pesos ang isang set ng Christmas light. Pagka po nakakita kayo ng mga 50 pesos or 100 pesos, please i-check nyo mabuti yung certifications kasi nasa, alam mo yung ang tendency natin, bibili tayo ng mura, hindi ba? Pero ito po yung mga mura na hindi dumadaan sa certification process ng DTI. It causes fire. Samantala, patuloy din ang DTI sa pagmamonitor sa presyo ng basic commodities sa merkado. Nagtalaga na ang ahensya ng kanilang mga tauhan na umiikot sa mga grocery stores para tiyakin na nasusunod ang itinakda nilang SRP sa mga pangunahing bilihin at may itinakdang parusa sa sinumang mahuhuling lalabag dito. Nakiusap din ang DTI sa publiko na sundin ang 1 kilo per person para umabot ang supply ng murang asukal hanggang matapos ang Christmas season. Kahit nasa 70 pesos per kilo na ito sa ilang grocery stores. Angelique, dahil nga tumaas na yung presyo ng Noche Buena items, patuloy naman na pinapayuhan ng Department of Trade and Industry ang publiko na kung pwede ay ngayon pa lang ay paunti-unti bumili na nga ng mga Noche Buena items na iahanda sa Pasko, lalo na yung mga nakabundle dahil nasa 20 to 70 pesos ang matitipid ng consumer kung ito yung kanilang mga bibilhin. At inaasahan naman na sa Oktubre ay lalo pang tataas yung presyo ng mga Noche Buena items. Angelique. All right, maraming salamat, Luisa Erispe.